Spring ng Shogun R 125. Anong nangyari? Bakit nakulot ang spring ng kick spring ng Shogun R 125? Okay? Watch my video at patututunan nyo kung paano nangyari ito. Okay? Nag-open na, parang buko lang yan. Huwag mo susupit ang tunay screw kung suha. Kasi yun, walang gasket yan, silicone lang yan. Yan, okay. Ganyan lang yan, mga paps. Okay ba, mga paps? Nakikita niyo mga pansot today. Dito kung pagkikinan nyo. Nakita nyo mga guys. Kung paano manabog ng lahat yan. Ganyan lang yan mga guys. Okay. Hahanapin natin yan pagbabalik. Ito yung spring mo. Baluktot na pala oh. Let's take. Pili ka lang yan. Yun, no, sa... ito kayo. Ito naman natin ito. Ha? Tutuwid. Ah, tutuwid din natin mamaya. Matayo, matatapos na kami. Oh, hindi naman yan nag-doon sa maliko ito. Tagal pa naman ako dito. Ito nakata nyo yung spring, guys, oh. Ayan, ang papalitan nyo. Tamatsura nyo. Nag-T360, bumabagsak. Pero ang gandaan nyo, nakikik pa din. Eh, syempre, nalalaylay. Ayan, no. Umiingay pag nakalaylay yan. Lupit na yung spring guys oh. Out of this world. Nakikiwit lang siya. Siguro ano na to. Replacement to. Kasi hindi naputol eh. Kasi pag original nito, napuputol to dito. Somewhere here or dito. Ayan. Okay, bye. Capture. Ibili ka ng kurungto niya. Gusto ha. Kasi-kasi na. Tapos ginisim mo na. Para pag ipinalik mo na yan, okay na. Kaya reportate, magtanong ka muna nito. Ano pang tatanong ko eh? Yan ang fixed spring na gasket. Ayun na. Gasket kung meron na. Silicone, meron naman ako silicone. Yung may kain kaliwa lang. Baka meron tayo dyan, baka meron. Tala. Okay, yun na muna. Di kasi yung importante. Pero sana original lang mabili mo yan, ha? Original. Ano po kayo makakabili ng original to? Try mo dito sa may pagpasok ng old hospital. Old hospital? Ay, gusto sa yata. Parts mo din yata yun, ha? Yata. Saka sa dito sa kay Daniel Stance tapat ng AH. O kaya sa try mo rito sa dalawang ito. O saka hindi kapit naman. Ano, okay na. Ito yung transmission guys. Ha? Nakita nyo. Ayan kaya nyo ibalik yan. Okay. Okay na. Opo na natin ha guys ha. Mamaya pagbabalik. Opo. Hello, ganda ang ano, mga paps, mga tropa. Ito yung continuation ng binahak na Shogun R125. Ang naging problema nito, kaya nagkaganito yung spring nito, mga paps. Nakita nyo, kalimitan kasi, napuputol yan dito, at saka dito.
Ngayon, ang nangyari sa spring nito is nakulot. Ayan, oh. Nakulot. Hindi kalimitan, nakapuputol talaga yan dito, eh. Or cedar dito, eh. Kaya nakulot yan, base sa pag-aanalisa natin, hinanap natin. Itong part na ito, hindi ito nahigpitan nung unang bumaak ng makina. Nalimutan luwag. Ngayon, so, sa tinagal-tagal, sa vibration, umangat yan. Ang nangyari, nawala yung stopper. Nawala yung stopper. Ito, nagti-360 ito. Nagti-360 siya, 360. Kaya ang nangyari sa, nakulot to. Hindi siya naputol. Kasi, pag naputol to mga guys, kahit basta narito yung stopper, hindi siya makukulot, mapuputol ang spring niya. O, yan ang pagkakamali nung unang bumuo. Ha? Tandaan nyo, mga paps. Ito. Dapat ito ay higpit. Okay? Ingat lang masyado, huwag masyado mahigpit na sobra. Okay? Basta, kung meron kayong treadlock, pwede nyo itong lagyan ng treadlock. Okay? Okay. Yan ang pagkakamali niya. Kaya ito nagka-problema ito. Kaya natin na findings na bakit nakulot ang spring, hindi siya naputol. Yan, ito. Dito siya sumala. Okay, tandaan niyo pa. Yan yung problema ng Shogun R. Kaya siya nabuksan natin. Kaya siya kaya tinatang napapatanal siya ng bagong spring. Ayan yung spring, nakakabit na mga paps. Ayan mga paps, spring. Okay? So, dapat talaga, once na bumuo ka ng makina, dapat talaga, nacha-check mo lahat ang bolts. Okay? Ang lahat ng bolts, cha-check mo. Ito yung crankshaft niya, mga paps. Stock stroke, paps. Nabubuhin natin, ha? Yan. Okay, ito paps, yung nabuo na, ha? Ito, buo na yan, gitna. Pero ngayon, ang tamang pagpasok na yan, ito, para nakikita nyo. Siyempre, bunutin muna natin, ha? Papakita ko sa inyo. Para hindi lang tapos na, nabuo na sa kanya ipinakita. Okay, ito yan. Ito yung, papakita natin. Paano binuo. Importante mga paps, mga tropa. Pag magkakabit kayo ng transmission set, left side ng crankcase ang kailangan. Check mo yung time, wala pa. Left side ng crankcase. Kakabit ng crankshaft, huwag nyong kalilimutan to, itong spacer washer. Kaya ito ay luwag, kakalog yan, kakalog. And then, magpapalit kayo ng medyo makapal kung medyo kalog, ha? Thrust washer. Dito yan, mga paps, oh. Kalimitan nito, nalilito sila. Minsan, nailalagay nila dito yan, oh. Dito sa ship drum, ayan, oh. Kasi, halos sakto rin, eh, oh. Diba? Kaya malito, mga guys. Nakakita kayo ng washer na ganito. Dito yan sa crankshaft. Okay? Right side. Ngayon, pagkakabit na, ito yung kickshaft. Kasi nagpalit tayo ng kick spring nito. Ito yung pagkakasunod-sunod niya. Papakita ko sa inyo mga paps. Papakita ko sa inyo para hindi kayo nalilito. Ayan o. Pwede nyo bunot-bunotin yan. Ayan, bunotin nyo. Ito yung pagkakasunod-sunod. Para hindi naman sayang yung panunod nyo sa akin. Diba? Ito yung kickshaft, guys. Okay? Kickshaft. Ibang kickshaft, may timing dyan. May punch mark. May punch mark dyan. Na dapat, ang sabi ng mga gumawa nitong makina ito na Suzuki, yung iba, may punch mark din dyan.
Pero sa ano to, hinanap ko, wala naman siyang punch mark. Okay, wala siyang punch mark. Na dapat, kung saan yung punch mark dito, tsaka rito, pag ipinasok mo sa spline, dapat doon. Okay? Ngayon, pag ikakabit ang kickshaft, unahan nyo ikabit yung flat washer. Ito yung flat washer, mga paps. Sa kickshaft ha, ano oras na? Wala pa na. Wala pa 0.5 na. Yan guys, oh. Washer. Tapos spring guys, spring. Hanapin nyo yung butas. Ayun o. Oh. Insert nyo doon. Oh. Pagka-insert nyo doon, dunin nyo yung collar guide, yung aluminum. Ayun o. Oh. Pasok nyo sa loob guys. Doon sa, ano na spring. Dito yan sa loob. Oh. Gaganyan yan mga tropa. Ayan o. Oh. Oh. Para hindi ka nalilito. Para hindi naman sayang yung pag-subscribe nyo sa channel ko. Ayun o. Oh. Ayun nyo sa loob. Pinasok, medyo madilim na siguro dyan. Tapos ito ngayon, ipasok natin dito. Ha? Sa crankcase. Pasok natin ng paganito mga paps. Ayan o. Oh. Yun. Okay. Pumasok na siya ngayon, di ba? Oh, nabalik na, di ba? Ngayon, maghahanap tayo ng set na sakto. Huwag nyo limutin yung spring. Ayan yung spring. Medyo angat-angatin nyo ng konti para lumaban-laban siya. Huwag naman sobra, huwag naman sobra. Patong nyo doon ha. Ang kasunod dyan ito. Alam nyo to? Ito, yung ibang motor, merong guide yan dito. May tuldok. Yung sinasabi may punch mark here, somewhere here. Pero itong Shogun R na ito, walang tuldok. Walang tuldok ito, walang punch mark. So magtatansya tayo ng ano. Magtatansya tayo ng clearance. Okay. Ang sabi na dito, di ba normal ang kick is ito, pababa rito. Counterclockwise. Clear na ulit. Ah. Ito guys, yung continuation ha. Evit na natin to guys. Iitin mo ito ng iitin mo ang kickshaft ng counterclockwise. Tapos insert mo ito. Yan, para magkaroon siya ng laban. Kasi check mo kung magandang bumalik. Pag hindi pa, ihiti mo siya ng, halimbawa, ito yung 0-0 niya. Mga 1-8 turn. Tapos insert mo ito. Oh, medyo malunday pa. Gawin natin mga 1-4 turn. Yan, nakita na guys, oh. Pero para medyo maganit guys, oh. Bawasan natin. Kasi wala siyang punch mark guys, eh. Hindi kagaya doon sa ibang mga motor. Meron. Kasi pag nasobrahan ng lambot naman ito, yung kick arm mo, yung kicker, yung kick arm, ano, babagsak ng bahagya, hindi siya nasasagad. Okay? Ito nangyari to, tansyahan natin to kasi wala yung punch mark na sinusunod natin. Okay? Hanapin natin na magandang ano ha. Guys ha. Tanya ko pa paano guys. Magkukulang pa. Sagat pa lang ng konti sa counterclockwise. And then tihitin natin ito ng clockwise itong gear. Yan. Yan. Medyo maganda, medyo may laban. Huwag naman sobra. Kasi baka pag nag-kickstart kayo, maputol naman yan. Nakikita nyo mga guys, tutukan nyo lang, hindi pa rin ako masatisfied.
Yun. Smooth ha, guys ha. Nasaan ba yung big starter? Ah, kasi wala yung big starter. Yan, tandaan nyo guys ha. Kita nyo. Kasi wala itong punch mark eh. Kaya naghahanap tayo ng saktong ano niya, mga tropa. Yung pinakasaktong giggle niya. Pero ang nakita ko dito guys, meron siyang pananda kulay white mark, pero wala siyang punch mark. Ilinis ko na to, ganun pa rin eh, walang ano eh. Wala akong nakitang punch mark. Hindi ko alam kung napalitan na ito ng replacement o ano. Sa ano, hindi kayo mahirapan kasi guys, kasi may punch mark yun. Ah guys, tuloy natin paghahanap ng set nito mga tropa. Ito ng counterclockwise sa kickshaft. Tapos ito, itong fixed spindle. Ito ng clockwise. Hanapin natin yung tamang tension na hindi masyadong binat o batak ang spring ha. Okay guys ha, hindi naman masyadong binat o batak yung spring natin. Yun, para medyo malambot-lambot naman yun. Yun. Yun ang pinaka, parang gustong gusto ko mga tropa. Ngayon yung igkas. Yun. Tapos gabitan natin ito. Yung gear na yan, idle gear. Connection to kick gear ha. Ano nyo. Alaman nyo pagka okay ang idle gear sa kick gear, was na inihit nyo ng counterclockwise ang kickshaft. Makakarinig kayo ng ano, tik-tik sound. Yan. Okay. Kung okay na ang kickshaft, susunod natin ang transmission set. Ito, ito yung tinatawag na main shaft drive. Okay? Kasi ito yung kinakabitan ng, ito yung housing, clutch housing. Ito naman ang set ng counter shaft. Makita nyo guys, set ng counter shaft. Makita nyo guys. Ayan. Sa counter shaft, first gear, second gear, third gear, fourth gear. Okay? Dito naman sa main shaft, first gear, second gear, diba? Third gear, and fourth gear. Okay? Ito, check nyo ha. Main shaft, Shogun R 125. Pag binunot nyo yan, mabubunot yan. Yun, hindi nyo mabubunot kasi may circle clip yun. Maliban lang kung bungi, magpapalik kayo. Ngayon, pagka ibabalik nyo, ito yung kasunod yan. Oh. Okay, first gear, second gear, fourth gear, third gear, and fourth gear. Dito, hindi kayo magkakamali. Isa, napabaliktad nyo yan. Subukan nyo, ipasok ng pabaliktad. Hindi mag-i-insert yung gear dog. Ito yung gear dog, mga tropa. At tama ito sa kapwa gear dogs nya. Ayan o. Eh, hindi kayo magkakamali-mali. Ayan o. Tapos pag once na pumasok yan, dapat yan may play. Ayan yung play o. Okay. Pero na ito. Second gear. Second gear. Ayan. And then yung washer, huwag nyo kalilimutan yung flat washer. Eh, thickness niya, hindi ko masukat kung ano eh.
Ayan dyan, no? Okay. Ito nyo mga paps. Ito naman yung counter shaft. Ito yung side na kinakabitan ng engine sprocket side. Ako nyo mga paps. Yung mas malaki, yun yung first gear, second gear, and then third gear, and fourth gear. Once na malaglag, mabunot, guys. Tingnan natin na, ha? Oh, hindi kayo magkakamali, guys. Ito, may circlip siya dyan, bago nyo palitan. Ito, ano bang silbi nito, guys? Ito, ano bang silbi nito? Ang function nito, guys. Ang function nito, pag diba, common. Pag tumatakbo ito, maandar. Pag maandar. Ay po kayo, pag naka-rev ka, pag naka-revolution ka, yung 4th gear, naka 4th gear ka, syempre, naka 4th gear. Hindi siya lumalagpas. Pero once na hindi mo siya naka-revolution, hindi ka naka-rev, mapapalagpas mo yung simula 4th gear to neutral. Okay? Ito ang silbi niyan. Pag tinanggal nyo ito, lagpasan ang mangyayari niyan. Delikado yun sa makina. Okay nyo guys? Ha? Lagpasan niya. Sabihin natin, kung magkabaligtad man, hindi ka magkakabaligtad oh. Kasi hindi magtatama yung geardog sa geardog eh. Nakita nyo? Tsaka ang palatanda, tama yung geardog nito oh. Diba? Malipis. Hindi na camera, man. Ayun, nagana akong balo. Okay guys ha, ito yung counter shop. Kapitan natin ha. Ay, kakabit nyo na rito sa crankcase. Left crankcase cover. Left crankcase. Unahin nyo itong dalawa ito. Guys, ito. Pagdidikitin yung ganyan. Sasamahin nyo guys. Kasi ito rito sa kanali nyo. Nakita nyo. Oo, nakanayosin ko ba? Yan lang, sige nila. Nakita nyo guys, pagsasamahin nyo. Nag-tutor ka ba yun? Apo, tutor. Kaya okay mag-alala mga tropa. Nakita nyo. Ayan, pag pinagsigit yung ganyan, ito ang lalabasan nyo, no? Ito. Ayan. Bago nyo i-insert sa dito, sa crankcase. Anawa nyo na, mga tropa. Ayan, ha? Huwag kayo magkakamali, ha? Di bali magkamali. Eh, syempre, tao lang tayo. Pero importante, natututo tayo sa pagkakamali. At maaari, iwasan natin magkamali. Huwag natin ulitin yung pagkakamali, mga paps. Ito, pakihawa ka mo, ha? Tuloy-tuloy lang tayo. Yung washer, huwag niyong kalimutan sa ilalim, ha? Tapos pagdikitin niyo ganyan. Ayan, oh. Ayun. Pasok niyo na, mga tropa. Ayan. Sabay lang. Ayan. Relax lang pag nagpapasok kayo. Smooth lang yan. Check mo, baka bumabangga dito sa ano. Tapos kumakan ng ano, plastic hammer or ano. I-tap niyo lang. Tap nila ng bahagya. Yun. Once na maging solid yung tap nyo, nagana ka malang yan. Once na maging solid yung tap nyo, ibig sabihin, pasok na yun, nakakagat na yun. Tapos, check nyo ang washer ha, kung hindi nalaglag yung washer. Kasi dapat may washer yan. Okay? Okay. Check nyo yung washer. Okay, natin yung washer. Ngayon, kakabit na natin ang ito muna. Shift fork. Okay? Ito yung shift fork. Ano mo yan? Pagbasdan nyo, shift fork. Yung maliit, dito yung sa main shop. Yung malaki, counter shop. Insert natin. Tara pa. Ayan. Ayan yan, yan, oh. Yung malaki yung shift fork dito sa main shop. Ah, sa counter shop. Yan, oh. At pag
Mexicano kaya niya, ilinis muna natin ang bagya para maipasok natin mga tropa itong shift drum na tinatawag. Ito yung shift drum. Nakita niyo ito, ito itong part na ito. Ito nabubunot to, lagyan niyo ng konting grasa para ito yung pointer para makita niyo yung mga indicator niyo sa ano, sa neutral, first gear, second gear ito. Dito siya magko-contact doon sa tanso doon sa loob sa switch. Ganyan, lagyan ng grasa para malaglag. Ganyan, ipasok nyo na ito, shift drum. Pero ito, nakita nyo ito guys. Nakita nyo itong hukay dito. Ito, itong hukay na ito, itatapad nyo rito sa shift fork ng countershaft. Okay? Ganyan. Yun. Tapos, hanapin natin yung ano, tamang slot nya. Put natin yung ano shift fork na maliit, yung maliit doon sa kanal, doon sa kanal ng shift drum mga tropa. Yun, ito nyo, shoot. Tapos ito, doon sa isang kanal ng shift drum, itong main, itong malaking shift fork. Ito, lalagyan natin yung ano, pinakang stud bolt, stud nya, stud shafting, shafting, yung mixing shafting dito sa maliit na shift fork. Dito sa mahabang shafting, dito sa countershaft side. So sa malahaba, mahabang shift fork. Okay, press natin ha. Oh, ganun lang yun. Oh. Oh, tropa. Ganun lang kasimple yan, mga tropa. Diba? Ayan, oh. Saka neutral yan, mga tropa. Neutral. Ayan. Ayan ito sa inyo. Ito. Nakita nyo guys, naka-neutral yan, no? Neutral. Hitin mo ang shift drum ng ano, ng clockwise. Pag ayaw, check mo. Ayun, hitin nyo ang shift drum ng counterclockwise. Nakita nyo sir yun, no? Aangat yung ano, dito. Para magano first gear. Ayun o, aangat. Yun! Yun ang first gear niyan, mga tropa. Buto nyo, kasama na lahat yan. Pag kinontrahan mo nyo, madadala ka nyo na. Madadala ka nyo na. Ikutin nyo rin ng counterclockwise yung shift drum. Ito, itong shift drum. Ikutin nyo counterclockwise. Para ako? Meron po. Ay. So guys, ano nyo, yung first gear. Inikot mo yung ng counterclockwise yung shift drum. Pag inikot nyo uli, ito ang mangyari nyo, no? Ngayon yung part na yun, babagsak yun dun sa ilalim. Ayun, nabumagsak ko. O, yan. Yan ang second gear. Tapos aangat uli yung kabila. Aangat mo. Pag umangat dun, yun. Yun ang third gear, mga paps. Tapos galing ito, 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 ito. Yan. Yan yung fourth gear. Babagsak yan. Yun, yun ang fourth gear mga paps. Okay, saka nyo na mga tropa. Ganyan lang kasimple mga tropa ang transmission.